Makita wa kanatong buntaga, mga kapuso, ang atong mga bisita karon kay parte sila sa umaabot nga Pipito Manaloto ang unang kwento. We have this morning kapuso actors Christopher Martin and JR Celia. Maayong buntag, Christopher at Jay, at welcome dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag po. Hello. Gigising ko yung sarili ko. Gigising ko lang kasi talaga literal. Woke up like this. Good morning. Maayong buntag. Hello, hello, hello. Good morning. Hello, Christopher. Hello, Jay. Let's start this interview this morning by comparing how you both spend your mornings. May ibibigay lang ako na choices, ha? And you will just choose kung ano yung applicable sa iyo at bakit. Ayan. So, Christopher will be the first to answer and then si Jay. Ayan. So, yung choices nyo, ganito. Ano or sino ang pinakaunang hinahanap nyo pagising sa umaga? Si Lizel. Ah! In love na in love eh. And how about si Jay? Ako, kape. Ay. Kapiling ko siya. Sino? Sino ba yan? Wala, wala, wala. Kapilang ko. Kayo ha? How about for breakfast naman? Rice or bread? Bread. Rice. Eto naman, tuwing umaga. Morning exercise ba or matulog ulit? Morning exercise. Kasi maririnig ng mga tao eh. Pero sa totoo, tulog ulit. tulog ulit. Ayan, mas realistic ata yun eh. Thank you for joining that game. Kasi we learned something about your morning routines. This time naman, Christopher, with a rerun of Endless Love, kung saan ito yung naging big break mo talaga bilang isang kapuso artist. Ano ang nararamdaman mo na bumabalik ulit ang mga memories mo by playing the role of young Johnny? Hindi ko matagalan mapanood yung sarili ko sa TV. Sobrang bata ako. Sobrang payat. Pero natutuwa ako kasi sabi ko, yun talaga yung, ano, yun talaga yung parang nag-start ng ano ko sa GMA bilang kapuso. And to Jay naman, congratulations sa iyo kasi ikaw isa ka na ngayong Philippine Air Force Reservist. Tell us why you decided to be a part of our Armed Forces of the Philippines. Gusto ko tumulong sa mga nangangailangan in a way na, hindi naman sa giyera, pero in a way na like relief goods o kaya pag may mga disaster, diba? So, handa ako tumulong. Wow, ang galing naman. And we're so proud with you both sa mga narating nyo, sa mga showbiz careers nyo. At lalo na ngayon, dahil kasama kayo sa bagong episode ng one of the longest running shows dito sa Pilipinas, ang Pipito Manaloto, ang unang kwento. Ano pa yung makikita namin dito? Kasi diba, ang setting nyo is during the 1980s. Ano yung mga so far na research nyo during that era? Na-excite ako doon kasi bago nga eh, yun yung parang challenge sa amin. Kasi ako, 12 years old lang ako ngayon. Char. Ano to? Naglag ba ako? Wala lang react eh. Pinging sound effects. Char. Yan, na-excite ako doon sa 80s na era. Kasi talaga yun yung transition talaga eh. Yeah. Yun yung parang aabangan. Kasi yung mga nanonood sa amin, di ba? Talagang from 80s, 90s talaga sila. Mm. Makikita dito nila makikita yung era na miss nila, na ipapakita namin. At bilang yung mga roles niyo dito ay mga bully. Kayo ba naranasan niyo bang mabully dati? Ako nung high school, elementary hanggang high school. Okay. Experience ko talaga 'yan. Iyak na nga ako eh. Ako siguro nung mga maliit pa ako, pero nung medyo like high school, lumalaban na ako eh. Hindi na ako yung nagpapabully talaga eh. So once na nilabanan ko sila, tumitigil naman sila. Pero sa mga viewers natin na nakaranas ng pambubully and they don't know what to do, ano yung maibibigay niyong advice sa kanila? Sumbong kay mama. Pwede naman talaga. Oo. Ewan ko kasi yun yung ginagawa ko. Sumbong ako sa nanay ko. Iba yung perspective. Si Jay kasi lumalaban. Ako, may advice ko lang sa mga nabubully dyan. Huwag nyo na lang pansinin kasi
alam nyo, yung mga bully na yan, mga wala lang magawa sa buhay yan. Kaya naman, i-invite nyo na ang lahat ng mga kapuso natin dito sa Central at Eastern Visayas na panoorin ito. Ayan mga kapuso, sana iniimbitahan po namin kayo at sana suportahan nyo ang Pipito Manaloto, ang unang kwento. Tapos ayun po, na-excite kami na ipakita yung ano, yung origin talaga. Kasi yung story ko kami, yung bibigyan ng spotlight lahat ng characters kasi dito eh. Talagang pinaghandaan po lahat ng mga cast, ng mga production, itong kwentong ito. And sobrang ganda. Abangan nyo rin yung theme song na gawa ni Direk Pitoy. So yun, maraming maraming salamat mga kapuso. At maraming salamat din sa inyo, Christopher Martin and J.R. Celia. Dagan salamat! Salamat! Thank you! Daghang salamat!